Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito pong buwan ng Agosto ay buwan ng pagkakatiwalang Kristiyano o tinatawag nating Stewardship Month. At ang ating District Superintendent ay talagang binigyan ng emphasis itong stewardship, pero particular doon sa management ng pananalapi. Kaya ang pinakatema natin sa buong Agosto ay Managing Your Money. Meron nga nagbiro eh, ano tayo ma-manage ko? Wala na nga akong pera. Kaya kung titingnan po natin, yun po yung pwedeng sabihin ng marami. At pag pinag-uusapan ho natin yung stewardship of money, hindi ho nahihiwalay yung tinatawag nating pag-iika po. Pero mamaya ho natin tatalakayin yun. Si John Wesley, meron po siyang famous na pananalita na may kinalaman o kaugnay tungkol sa pananalapi. Ang sabi niya, make o kaya earn all you can, save all you can, and give all you can. No? Ito po ay nagsimula pa kay Susanna Wesley sa kanyang ina at naipasa sa kanyang mga anak. Sa ang kanilang prinsipyo sa paghawak ng pananalapi ay kumita ka ng hanggat kaya mo at magtabi ka hanggat kaya mo at ikaw ay magbigay hanggat kaya mo. Ang ating pong District Superintendent, si D.S. Elmer, ay tatlo po ito, no? Pero ginawang lima dahil limang Sunday po ngayon. Kaya ang una pong itong first Sunday is creating or planning a budget. Second is earn all you can. Yung third is save all you can. Tapos, ibinagdag niya yung spend all you can. Naku, baka mamaya puro tayo spending na lang, no? Wala nang saving at saka earning. And then give all you can. So sa five Sundays na yan, yan po ang tatalakayin natin. So our topic for today is creating a budget. Pag pinag-usapan naman natin yung salitang budget, budget is a financial term, di ba? Which means, ano po ibig sabihin nun? An estimate of income and expenditure for a set period of time. No? Kaya meron dalawang klase ng budgeting, liberal at saka conservative. Pag liberal, halimbawa meron kang gastusin, sinosobra mo yung budget para kung merong unforeseen na expenditure, matutugunan. Meron naman conservative kung ano lang yung talagang hanggang dun lang yung pwedeng magastos. Kaya may kinalaman ho ang budgeting doon sa iyong income, no, kasama yung present, yung current, at yung darating versus doon sa gagastusin sa hinaharap. Ako, makikinig ng gusto yung ating treasurer ngayon dito. Kasi siya yung nahihirapan dito. May budget tayo pero wala tayong pera. Magkaiba ho yung budget. Budgeting is planning pa lang yan, hindi pa yung spending. Kahit may budget ka, kung wala ka namang gagastusin, wala rin. Bali, wala yung budget. Kaya dito, pinag-uusapan natin ito. Kaya nga, pinag-isip ako, timely ba na pag-usapan ang pananalapi? Tingin ko, yes. Why? Kasi unang-una, sabi natin, health is wealth. Di ba? At yung mga tao na merong mga savings, itong panahon ng pandemic, meron silang sustenance, nasusustain. No, yung iba, meron silang panggastos sa pamilya, yung iba nakakatulong pa. No, yung iba naman talagang ayaw na maglabas, talagang hanggang kanila lang. Pero bahala sila. Okay, so iyan po yung creating a budget. So, do sa isang binasa kong article, a budget is simply a spending plan that takes into account both current and future income and expenses. Having a budget keeps your spending in check, no, and makes sure your savings are on track for the future. Kaya kapag ang tao basta tumanggap lang at hindi niya alam kung saan dadalhin yung pera, gastos na ng gastos yan. Walang, hindi niya nakikita kung ano yung mga pangangailangan sa inara. Pero pag meron kang plano, you plan your budget, magugulat ka, meron ka pang mga bagay na natitipid. Tsaka hindi ka basta-basta gagasto sa mga bagay na hindi kailangan. No? Itong pandemic na ito, tingin ko kailangan nating matutunan ito. Magtatanong lang muna ako. Sino po sa inyo ang gumagawa ng budget? Nagba-budget talaga, sinusulat. Wala.
Yung iba nasa isip lang. Okay, okay naman yun. Kasi kapag dati ka nang gumawa ng budget at alam mo na yung pasok at labas, no, alam mo na kung ano yung ano, budget na rin yun, nasa isip nga lang. Pero dito, in-encourage natin na simulan ninyong magsulat. Halimbawa, ito ang pera ko sa banko. Income yun eh. Ito ang pera ko sa GCash, kung meron kayong GCash. Ito ang aking cash on hand. Yan mga ano yan, mga fluid yan, mga totoong pera yan na pwedeng gastusin. At meron akong mga receivable, merong magbabayad sa akin ng ganito, meron akong makukuha. So, isulat mo lahat yun. Pero siyempre, mas maganda yung fluid lang. Yung mga receivable, wag mo munang itabi mo muna yan dahil hindi pa totoong pumapasok yun. No? Ito ang sweldo kong darating, ito ang cash on hand ko. At ito naman yung budget ko for this month. Ito yung mga gastusin. Isa-isayin mo yun. Okay? So, babalikan po natin mamaya yan. Pero meron kasing binabanggit sa Balala Kasulatan, bagamat ang context nito ay tungkol sa kingdom building, pero sinabi doon sa Luke 14, 28 to 30. Ano po sinabi doon? Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siya pera para maipatapos ang kanyang pagtatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niya on. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. No? So meron pong kinalaman, binanggit ko yung salitang magplano at magkwenta. Pero ito po ay humahamon sa mga alagad na kapag ikaw ay bahagi na sa kingdom ng Panginoon, ibig sabihin nun, yung commitment, mahalaga. Baka sinimulan mo pero hindi ka naman nagpatuloy sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Pero ito po, gusto natin makita na itong tekstong ito ay nagsasalita din tungkol sa planning and making a computation. No, or estimate prior saan? Sa isang importanteng project. Kagaya ho ng sa kasong ito, yung pagtatayo ng tower. Okay, bakit ginagawa yon? To ensure yung completion. So let's move on. Ito galing din kay John Wesley. Kung titignan nyo, naka-bracket yung salitang money. Kasi ang original po niyan, mammon. No? Yung salitang mammon. Sino sa inyo ang kumakain ng mammon? Hindi ho yun. Hindi ho mammon. Mammon is also money. Money is an excellent gift of God, sabi ni John Wesley, answering the noblest ends in the hands of his children. It is food for the hungry, drink for the thirsty, raiment for the naked. Okay. So dito maliwanag na ang Diyos sa panahon natin ngayon ay inihahandog niya ang pananalapi, no? God is giving money as a gift for us to sustain our daily needs. At bilang mga steward, bilang mga manager, kasi tayo po yung steward eh, no? Dapat po nating i-manage ng maayos yung gift na yun ng Diyos. One way to do this is planning and creating a budget. Pero meron hong malaking babala sa Biblia. No, at merong clear instruction in the Bible about money. Ano po yun? We can only use and manage our money, but we should refrain. No, iwasan po nating ibigin ang salapi. Paano mo ba iniibig ang salapi? Kung mas mahalaga na ang salapi sa ibang mga bagay, lalo na mas mahalaga na ang salapi kaysa sa pagsamba sa Diyos, mas mahalaga na ang salapi kaysa manalangin ka. So hindi mo, mas binibigyan mo ng panahon at pagpapahalaga yung pera kaysa sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. No? Kaya maliwanag ko sa Tagalog, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin na ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin
ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yun po yung sinasabi dito. At si Apostle Paul, meron din siyang warning kay Timothy. Ano po yung warning ni Paul? Sa 1 Timothy chapter 6, verses 10 and 11, sabi dito, "For the love of money is the root of all evils. Some people, in reaching for it, have strayed from the faith and stabbed themselves with many pains." No, kaya tayo mga Kristiyano, kapag araw ng pagsamba, mahalaga yung pagsamba, hindi yung trabaho. Kaya sabi nga, binigyan tayo ng 6 na araw para gamitin para sa ating sarili, pero isang araw para sa Panginoon. Tingin nyo ba sa panahon natin ngayon sa buong mundo, ano ang nagahari? Ano ang mas marami? Tingin ko, noong wala pang pandemic, mas maraming tao sa ano eh, sa sabungan kaysa sa simbahan. Di ba? Minsan, mas maraming taong pumupunta sa pasugalan kaysa sa mga prayer meeting. Bakit? Kasi gustong magkaroon ng kayamanan, pera. Pero sabi doon sa verse 11, "But you, as a person dedicated to God, keep away from all that. Instead, pursue righteousness, godliness, faithfulness, love, endurance, and gentleness." No? So, napakahalaga dito na bilang lingkod ng Diyos, umiwas ka. No, hindi ho masama ang pera, hindi sinasabing masama. Ang masama ho yung ibigin mo. Yun na yung pinahahalagahan mo. Paano mag-engage yan? Ito, tingnan po natin sarili natin. Sino sa inyo malungkot pag walang pera? Ang totoo lang. Malungkot pag walang pera. Sino sa iyo sobrang saya kapag maraming pera? O, kayo na lang sumagot niyan. Sino sa inyo masaya pag nagsisimba? Pero pag magbibigay na ng offering, doon nakikita na ang pinaglilingkuran mo Diyos, kasi you can offer yung mga bagay na material. O, meron ho tayong pag-uusapan ngayon. Ito po ay tungkol sa reflection lang. Magkaroon ho tayo ng reflection tungkol sa mga Israelita. Yung kanilang karanasan doon sa Egypt, nasimulan ko na kanina, sa wilderness at sa promised land. No? Ito po ay analogy na gagamitin ko ngayong araw na ito, yung Egypt, wilderness, and promised land, para matulungan tayong maunawaan bakit tayo kinakailangan magkaroon ng budget plan. No, kasi talaga ito yung binibigyan ng emphasis ni BS ngayon. At tingin ko, napakahalaga din na naalala ko yung isang pastor, isang matandang pastor, wala na siya dito sa mundo natin ngayon, pero isa sa mga pastor na talagang kapag nalipat sa isang simbahan, hindi lang lumalago ang miyembro, kundi lumalaki din yung kanilang offering, yung kanilang income. At maraming project ang napapagawa. Nung minsan umatenda ko ng service nila, isa lang ang sinabi ng pastor, "Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin kapag pinag-uusapan natin yung pagkakaloob at pagbibigay ng ikapu. Kasi kapag hindi ko itinuro sa inyo ito, ibig sabihin ayaw ko kayong pagpalain ng lubos ng Panginoon. Nabubuksan ang durong awan ng langit at bubuhos ang masaganang pagpapala kapag hindi ko ito isinermon sa inyo." Eh kasi maraming mga miyembro doon nagtatanong, "Pastor, bakit na lang halos buwan-buwan hindi nawawala sa inyong sermon yung ikapu, paulit-ulit?" Ang sabi naman ng pastor, "Eh kasi kahit naman paulit-ulit ko sinasabi, marami pa rin sa inyo hindi nag-iikapu. At marami pa rin ang naghihirap. Dinideprive ninyo yung sarili ninyo sa pagpapala ng Panginoon." Ewan ko kung paano natin tatanggapin ngayong, ito ang pinakamagandang panahon na masubukan natin yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita during pandemic.